Isang magandang araw sa iyo, Sir Jun Gambua. Ito po, sir, yung ano natin, free natin transformer, sir. Ayan po siya. At dito po natin isasaksak yung wire ng ating sewing machine. Ayan. Tapos, ito naman po saksakan ng ating transformer. Sasaksak natin to sa regular outlet natin. Ayan. Dito lang po sa sir. And then, meron po tayong switch on and off po dito. So, magkakaroon po siya ng power at saka ilaw. Ayan. So, huwag po natin kakalimutan, Sir Gambua, saksak sa transformer itong unit natin. So, unang-una po, Sir, ito po ilagay natin ng sinulid. Ayan. Tapos, ilalagay natin dito. At dito po siya, Sir. Ayan. Tapos, itataas po natin ito, Sir, para tayo ay maglagay ng sinulid mula sa itaas papunta sa karayom. Okay, sir. So, ulitin natin siya. Ayan po. Tinaas ko lang po ito, sir. Tapos, ipapasok natin dito at siya po ay tutunog dito. Ayan. May lagitik po na maririnig natin dito pag naipasok natin ng tama yung sinulid natin. Step 1. Step 2. Tapos, sundan lang natin yung araw. Ayan. Ganyan lang po siya, Sir Jun. Step 3, pababa na po siya. Step 4, pataas. Then, step 5, dito na po. Ayan. Tapos, dire-diretso na po dito. Ayan. Ganyan lang po sa Sir Jun. Tapos, ipapasok natin sa butas ng karayom. Okay? Ayan. Papasok natin diretso sa likod. Yung sa ilalim naman po, Sir Jun, ganito naman po siya. Ayan. Tatanggalin natin ito. Ito po siya, Sir. At ito, ganito po yung tamang paglalagay. Ayan. Tapos, ipapasok natin dito. At lalabas po siya dito sa maliit na butas. Pag naipasok na natin siya, sir, ilalagay natin dito. At siya po ay tutunog. Ayan. Pagkatapos, huwag po natin kakalimutan, iikutin ito para makain niya at mailabas niya po ito, sir. Ayan. Ganyan lang po. Ayun. Ayun po silang dalawa. Hanggat makita niyo pong nagsama. So, okay na po yan, sir. Then, papasok natin sila sa likod. Ganyan lang po siya. Sarado natin yan. Siyempre, maglalagay tayo ng tela. Okay, unahin muna natin sa maong. Hanggang 4 na layer na maong ang tatahiin natin. So, ito po siya, sir. Ayan. Kikita niyo po yan. 4 layer na maong po ang tatahiin natin. Ito po siya, sir. 4 layer. Ayan. Tapos, straight line, yung distance, dapat 35 to 40. Ayan. 40. Okay, tapos, pipindutin natin ito, sir. Ayan. Okay? So, ganyan lang po siya, kadaling gamitin. Tanggalin natin at ipakita natin kay Sir Jun yung ginawa po niyang design. So, ito po sa sir, yung pangmaong natin, 4 layer na po yan. Okay, sino naman natin dyan, dito naman po tayo sa cotton, natahi kasi ito na po siya at ito na rin po yung fabis natin. Ayan, at saka yung transformer. Okay, so ayan. So dito tayo sa cotton, tayo ay magsisigsag at magdi-design kung ano po yung gusto natin na design. Ayan, ito si gusto natin pang aging, pipindutin natin yan at ilaw po siya. Then, i-rotate natin ito. Ayan, ibaba lang natin siya. So, ayan po siya, Sir Jun. Sunod naman natin kung ano po yung mga gusto natin design. So, pwedeng-pwede po siya, Sir Jun. Okay? Ayan. Ito siyang gusto naman po natin. Ito naman po, scallop. So, ayan, pipindutin lang natin yan. Ayan. Okay? Tapos, kung gusto natin, button holder. Tayo ay gagawa ng button holder natin. So, napakadali lang po siya, Sir Jun, kasi ito lang po yung pipindutin natin. Pag napindut natin yan, ibababa natin yung thread guide natin. Pag naibaba natin, miss natin yan kasi paabanti po siya. Tapos, paatras naman po siya. Ayan. Okay? So, bibigyan na lang kita ng button holder guide para makita nyo kung paano po natin ilalagay yung button holder guide natin, Sir Jun. So, Sir Jun, ito po yung button holder guide natin. Kasama na po ito sa ating unit. Ayan, para automatic na po siya na siya na po yung gagawa ng ano, button holder. So, ayan. Tingnan nyo lang po, Sir Jun. Ayan. So,
Pag umabante po siya at umatras, alalay lang po tayo sa ating tela. Hindi naman po natin siya hilain, so suportahan lang natin siya pag siya po ay umatras. Ayan. Okay. So ayan, so napaka perfect na po yung ginawa po niyang button holder. Tataas ko lang po yun, tataas ko yung karayom, itataas ko rin po ito. So ito po siya, Sir John. Ayan, hilain lang natin siya. So ito po siya, Sir John. Sobrang perfect po siya gumawa ng button holder. Kasi meron po tayong guide na pang button holder po niya. Pag kasi hindi natin siya inalalayan at saka sinuportahan, maaring tabi-tabi niyo magiging ano natin, button holder natin. Dapat susuportahan natin siya. Hindi naman as in na anuin natin, na hilain natin. Halimbawa, dito po tayo sa manipis. So ayan, binaba ko lang po yun. Then, pinindot ko po ito. So, abante siya muna. Ang pagsuporta natin sa kanya, pag siya ay atras, ito, ganito. Ayan. Mararamdaman lang natin yung takbo niya pag medyo humihina, doon po natin siya susuportahan or hihilain ng dahan-dahan. Ayan. Paatras lang po siya. Sa paabante, wag na po, kasi kaya niya po. Sa paatras, kasi medyo humihina po siya doon sa pag-atras niya pag hindi natin siya naalalayan. So, ayan po siya, Sir Jun. Ayan. Tapos, eto rin. So, napakaganda at napakahusay. So, kasama na po yan, Sir Jun. Itong button holder guide natin. So, ito po yung original precip put natin. Gaganyan natin siya. Ilalagay natin yan. At ilalagay natin yung pinahin natin. Okay. So maraming salamat kay Sir John. Ito, tatanggalin natin ito, Sir John. Ilalagay natin dito sa mga pa-freebies natin. So thank you so much. God bless and more power po, Sir John.